Yo, what's up sa inyo mga bro? Kumusta pa sa inyo? Iba tong motor na gamit ko, no? Ito yung Motorstar Idol 110. Oo guys, 110cc to. Guys, itong motor na to may sentimental value sa akin kasi ito yung motor na naiwan sa amin ng papa ko, no? At for keep ko tong motor na to. Alagaan ko tong motor na to, no? Kasi ito lang yung ito yung isa sa mga alaala na ano na naiwan sa amin at hindi ko ibebenta to, no? Kaya naisipan ko na ayusin kung ano man yung mga problema rito sa motor na to. For today's vlog, no, siguro dadaling ko to sa Motorstar, sa main branch, sa may Caloocan, sa may 10th Avenue. At ipapacheck ko kasi tumatagas na yung langis niya, guys. Nagbabawas siya ng langis. So, kaya naisipan ko na, ano, baka ipa-overhaul natin, hindi ko alam kung anong mangyayari, no? Pero bala kong iyan na to. Bala kong i-upgrade na rin kung sakaling ang suggest ng mekaniko roon sa Motorstar i-overhaul. Bala ko na rin i-upgrade na lang din yung engine niya, no? Sa mas mataas na CC kasi 110 lang to, eh. Hindi ko nga, kasi hindi ko pa alam kung ano yung katumbas niya or kung anong tawag sa engine nito. Kasi di ba alam naman natin yung mga Rusi natin, guys. GY6 engine siya. So, madaling mag-search o humanap ng pyesa niya kasi itatype mo lang GY6. Tapos lalabas na yung mga parts na pupwede yung sa Rusi natin, no? Kahit scooter kasi, guys, madali. Pero ito kasing ano, itong Motorstar Idol na to, 110, hindi ko alam kung ano yung compare niya sa mga branded or kung ano tawag mismo dun sa engine niya, kung GY6 din ba ang tawag sa kanya, no? Comment below guys kung alam nyo. Kasi tingin ko hindi GY6 to, guys. Kasi tingin ko lang, ha. Tingin ko lang naman yun. Tingin ko kasi ano, China rin tong motor na to, no? Pero ang GY6 engine kasi, guys, pang ano yun, eh. Pang automatic. Kumbaga pang scooter. Hindi ko alam kung anong tawag ngayon sa engine nito. O baka GY6 din siya. Hindi ako sure, guys. Paki-comment mo na lang sa ababa kung alam mo. So, napakahalaga sa akin ng motor na to, no? Actually, dito ako natuto mag-motor. Nung time ng kasagsagan ng COVID. Tapos ano? Tapos mahirap mag-commute kasi walang mga jeep, walang mga public na transportation, no? Pinahiram sa akin ito ng papa ko kahit araw-araw yung ginagamit para lang makapasok ako. Kaya talagang may sentimental value ito sa akin kasi dito ako natuto mag-motor bago ako napunta sa Rusi Gala. Actually, hindi maganda yung handling nitong motor na to. May kahinaan ng preno, magalawang manibela. Hindi naman yung magalaw na nagwiwigil. I mean, masyadong magaang manibela. Kaya pinsan makikita nyo pagka mabagal na takbo ko, medyo malikot ako magmanibela. Naninibago ko ngayon, guys, sa motor na to. Nakakapanibago. Kasi nasanay na rin kasi ako sa Rusi Gala natin, guys, no? Kaya ganun. Kaya medyo mahinang takbo nito, guys, hanggang ano lang to, eh. Panag 80 na to, umuusok na tong tambucho, eh. Kaya palagay ko talaga i-overhaul to, eh. Kung gano'n, eh, sana ma-upgrade na rin natin, no? Sayang naman kasi. Ang masasuggest ko sa inyo, guys, kapag i-overhaul yung motor nyo, i-upgrade nyo na rin sa mas malaking CC, no? Hindi ko sinabi sobrang laki ng i-upgrade nyo, no? Kasi marami kayong papalitan, pati yung ano, pati yung sigun niya, papalitan nyo pagka sobrang laki nung CC na pinalit nyo. Pagka lumaki yung piston, guys, sobrang laki at hindi na marito sa sigun niya. Pati sigun niya, magpapalit kayo, malaking gasos yun. Or kung hindi palit, machine shop, magpapamachine shop kayo. So personally, I recommend, kunwari, naka 110cc tayo, no? Mag-upgrade tayo ng 125, mga ganon.
huwag masyadong malayo, guys, para ano, para iwas sa ano, sakit ng ulo. So ngayon, no, ito, katatapos lang gawin, no, yung motor ni Papa, no. Actually, ang daming pinalitan. Nagulat din ako kasi sira na yung mga lahat, halos lahat ng OEC niya. At pati yung mga minor na problema, eh, inayos din talaga dun sa motor star, no. Na-change oil na rin, no. Na-check maigi yung preno natin. Saka yung, di ba pang parts? Yung clutch lining natin, ayan, pinalitan. Nagulat ako sa, ano, naging response niya ngayon. Kaysa nung bago ko sa daling kanina. Gulat ako kasi, ang lakas ng preno. Ganito pala dapat kalakas ng preno. Grabe, pinagsasagaan ni Papa dati tong motor na to. Ganun kahina yung preno. Ito, napakalakas. Na, nabibigla ako, konting tapa ko lang. Pero nga ni bago ko sa attack niya, guys, masyadong sensitive. Siguro dahil bago yung clutch lining. Naka konting piga ko, nako sumisibat, guys. Saka parang medyo dumalis ang cambio ngayon. Dati kasi mahirap siyang pumasok sa gear. Nakakailang tapa ka na eh, hindi pa kumakagat. Ngayon, easy-easy na lang. Para may nag-aaral ako pang yung tigla. Katulad yun, nakita nyo, nabitin. Very satisfied naman ako dito sa pagkakagawa. Ang laki talaga ng pinag-iniba ng performance nung kanina tsaka yung ngayon. Very satisfied ako. Pauwi na tayo ngayon, no. Tapos na rin ang preventive maintenance nitong motor natin, no. So dahil nga may taga siya, no. Nakita nung mekaniko ng motor star, no. Dinala ko kasi dun sa casa. Ang findings ano lang naman, mga oil seal lang naman. So bale, pinalitan lang ng mga oil seal. Tapos saka pinalitan na rin ng brake shoe, no. Tsaka pinalitan na rin ng clutch lining. So, satisfied ako sa... Satisfied naman ako dito sa gawa nila. Ang laki nga ng difference, no? Dati-dati, ang hina ng preno nito. Hindi ko alam na sobrang pudpud na pala. Grabe na pala yung pagkapudpud ng preno. So, tamang-tama lang din na nagpalit tayo nito. We'll be right back.